Ladies and gentlemen, we've heard the last speaker in explanation of vote before the vote. Before proceeding to take a decision on draft resolution A/ES11/L5, I wish to address the question concerning the majority required for the adoption of the draft resolution. In light of Article 18, paragraphs 2 and 3 of the Charter of the United Nations, is there any objection to taking action on draft resolution A/ES11/L5 by a two-thirds majority of the members present and voting? I see no objection. The two-thirds majority of members present and voting is therefore required for the adoption of the draft resolution A/ES11/L5. The Assembly will now take a decision on draft resolution A/ES11/L5, entitled, I quote, "Territorial Integrity of Ukraine, Defending the Principles of the Charter of the United Nations," end of quote. For your information, the draft resolution has closed for e-sponsorship. I now give the floor to the representative of the Secretariat. Mr. President, I should like to announce that since the submission of the draft resolution, and in addition to the delegations listed on the EU document, the foreign countries have also become co-sponsors of A/ES11/L5. Andorra, Antigua and Barbuda, Bahamas, Belize, Bosnia and Herzegovina, Cabo Verde, Cambodia, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Guyana, Jamaica, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Monaco, Myanmar, New Zealand, North Macedonia, Panama, Papua New Guinea, Samoa, San Marino, Singapore, Suriname, Switzerland, Tonga, United Kingdom, United States, and Uruguay. If any other countries wish to co-sponsor A/ES11/L5, please signify by pressing the microphone button. I see Comoros. Liberia, although Liberia is already on the L document. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the Secretariat. At its 12th plenary meeting of the emergency special session, the General Assembly decided to take action on draft resolution A/ES11/L5 by recorded vote. We shall now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A/ES11/L5, please signify. Those against or abstentions. The General Assembly is now voting on draft resolution A/ES11/L5, entitled "Territorial Integrity of Ukraine, Defending the Principles of the Charter of the United Nations." Will all delegations confirm that their votes are accurately reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the machine.
The results of the vote is as follows. In favor, 143, against 5, abstentions, 35. Draft resolution A/ES11L/L5 is adopted. October 12, malawakan at mariing kinantina ng United Nations General Assembly ang tinangkang annexation ng apat na rehiyon ng Ukraine, ang Luhansk, Donetsk, Zaporizhia at Kherson. Pinawalang bisa nito ang ginawang referendum ng Russia. Kasabay nito, nangako ang mga aliado ng Ukraine na magpadala ng ayudang militar pagkatapos ng malawakang pambobomba ng Russia dito, kung saan mahigit 84 na missiles at UAVs ang ginamit sa pag-atake sa mahigit 20 rehiyon at syudad. Sa 193 na kasapi ng General Assembly ng United Nations, 143 bansa ang bumoto pabor sa kapasyahang ideklarang iligal ang pananakop ng Russia, na lalong nagpalubha sa international isolation nito. Apat na bansa lamang ang kumampi sa Russia. Ito ang Syria, Nicaragua, North Korea at Belarus. 35 ang nag-abstain. 10 ang hindi bumoto. Ayon sa ulat, nag-abstain din ang China, isang mahalagang katuwang ng Russia. Sa hiwalay na pagpupulong, mahigit 50 mga panluraning bansa ang nangako ng dagdag na mga ayudang militar sa Ukraine, partikular na mga air defense weapons. Ito ang tugon nila sa sunod-sunod na pag-atake at pambobomba ng Russia, na ayon kay Vladimir Putin ay ganti sa pagpapasabog sa tulay ng Kerch sa Crimea. Maraming eksperto at taga-subaybay sa digmaang Russia-Ukraine na ang pagpapasabog ng Russia sa mga rehiyon at lungsod ng Ukraine ay walang bisa kontra puwersang militar ng Ukraine. Nagsulpot pa ito ng pagdududa sa kakayahan ng Russia na makamit ang layuning militar ng kanyang pananakop. Tugma ito sa pahayag na inilabas ng Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine. Anila, ang mga lugar na binomba ay walang gamit militar, na ang tanging layunin ng Russia sa mga pag-ataking ito ay magdulot ng pagkatakot at pangamba, kamatayan at pagkawasak sa hanay ng mamamayang Ukraine. Sa ikalawang araw, hindi pa rin tumitigil ang pambobomba ng Russia sa Ukraine. 30 cruise missiles na nabibilang sa KH-101 at KH-55 mula sa TU-95 at TU-160 na sumira ng maraming gusali at mahalagang infrastruktura sa rehiyon at mga siyudad ng Lviv, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk at Zaporizhia. Ayon sa ulat ng pamahalaang Ukraine, 21 cruise missiles at 11 UAV ang kanilang naharang at nawasak. Patuloy rin ang ginagawang pagpapasabog ng Russia gamit ang mga drones na gawa mula Iran. Ito ang Shahed-136. 8 sa mga ito ang naiulat na naharang at winasak sa Mykolaiv, isa sa mga rehiyon sa Ukraine. Kasabay ng pananalasang ito ng Russia ang pagpapalit at pagtatalaga ng bagong pinuno ng hukbong Russia sa Ukraine, si General Sergei Surovikin. Sumikat si Surovikin nang pamunuan niya ang hukbong Russia sa Syria na kinatangian ng walang habas na pambobomba at walang pinipiling infrastruktura at target kabilang na mga inosente at sibilyan. Sa katunayan, binansagan siyang General Armageddon at Butcher of Aleppo. Ang estratehiya ng Russia sa digmaan sa Ukraine ay hindi inaasahang magkakaroon ng bagong direksyon sa pagkakatalaga ni Surovikin, sa dahilang ang mga naunang naitalagang namumunong general
liban kay Zorovikin ay pawang veterano sa Syria tulad ni na General Dvornikov at General Shaiko. Ang kanilang pamamaraang ipinatupad sa digmaan sa Syria mula 2011 hanggang 2016 ay kinatatangian ng malawakang pagwawasak hindi lamang ng mga plantang kuryente kundi mga pabrika ng pagkain, mga hospital at mga lugar na nagkakatipon ang maraming sibilyan. Ang kaibahan lamang nagawa ng Russia na madominahan ang airspace sa kasagsagan ng digmaan sa Syria, samantalang sa Ukraine ay hindi. Na sa ikawalong buwan ng digmaan ay nananatiling 80% pa rin ng air defense at air force ng Ukraine ang gumagana. Nananatiling nakapako sa depensiba ang puwersang Russia at nasa Ukraine pa rin ang momentum ng atake, lalo na sa front line ng timog. Ang kakatwa, ang hukbong Russia ang nanakop pero sila ang nasa depensibong sitwasyon. Ang patuloy na pag-abante ng hukbong Ukraine sa mga front line ang dahilan kung bakit walang habas na binobomba ng Russia ang maraming lungsod at rehiyon dahil sa ngayon, ito lang ang kayang gawin ng Russia. Hindi sapat ang sundalo ng kanilang hukbo. 25% na ang namamatay. 100,000 ang sugatan. Marami ang sumuko. Marami na ring nawasak at naabando ng bala, sasakyan at gamit pandigma na kung maglunsad ba ng kontra-atake ang Russia ay hindi ito makatatagal. Sa katunayan, nagpatupad na ng trench warfare ang Russia sa estilong Maginot. Ito ang paghukay ng mga kanal at tunnel o trencherang malalalim upang abangan ang mga sumasalakay sa isang depensibong postura, gayon din upang harangin at ibalaho ang mga sasakyan at tangke ng hukbong Ukraine sa mga hukay na ito. Pinalawig na rin ng Russia ang panawagan sa mobilization dahil hindi pa sapat ang nalikom na conscript sa unang patawag ng draft. Nakaapekto rito ang mahigit kalahating milyong kalalakihang tumakas sa drafting na ito. Napaulat din ang paninimot ng hukbong Russia ng mga gamit, bala, armas at tangke sa mga bodega ng Belarus upang maipadala sa front lines. Isa itong palatandaan na malaki ang inihina ng hukbong Russia kumpara sa umpisa ng kanilang ofensiba noong February 24. Abangan ang mga susunod pang update. Mag-comment lamang at mag-subscribe.